Matapos ang halos tatlong buwan ng paghihintay, isang OFW na taga Nueva Ecija ang kinoronahang Miss Barkadahan 2019. Si Zairin Sevilla na siya rin tinanghal bilang Miss Binibining Kapamilya sa pamamagitan ng online voting. First runner-up naman ang hashtag winners ng Pangasinan na si Grace Cagiwa, na siya rin nanalong Barkadahan favorite 2019. At isang hashtag loving daughter ng Sarangani na si G. Marie Hamtig naman ang kinoronahang second runner-up. Emotional na inalay ng mga beauty queen ang kanilang pagkapanalo sa Diyos, sa kanilang mga pamilya at sa mga malalapit na kaibigan. Lalo na't nangamba ang Miss Barkadahan dahil sa mga matinding protesta na naganap sa Hong Kong nitong nakaraang buong linggo. Gayunpaman, naganap ang Miss Barkadahan coronation sa McPherson's Playground sa Mongkok noong November 17. I'm so very, very overwhelmed that all my supporters are sorely to my mom na always na sinasabi sa akin na less stress, take out all the stress, eto na po your prayers for me and always saying God and my dad is with me. Eto na po yun. Para sa inyo. I feel so blessed and honored. Yeah, it makes me emotional. I believe that everyone has a dream. So in order to achieve that dream, you must first step and just go. Open your shell, then go. This pageant is dedicated to God. Even though I'm only a domestic helper here in Hong Kong, I'm so proud of what I'm doing. At maging ang mga madla, proud rin sa pagrampa ng mga Miss Barkadahan candidates. Ang mga audience, may chance rin nakapag-interact kasama ang mga candidates sa hosting portion kung saan namigay ang smartphone ng mga papremyo. Ilang linggong preparasyon din ng mga beauty queen ang nasaksihan ng TFC News. Hindi biro ang mga oras na binuhos nila sa kung anumang tamang pagrampa at pagtanda ng kanilang mga dance numbers. Kanya-kanyang hakot, hiyawan at gimmick ang pinakita ng kani-kanilang mga taga-suporta. Mulan din ng mga papremyo at dahil sa tagumpay ng event sa kabila ng mga pagsubok, nangako at umaasa naman ang mga organizer ng Miss Barkadahan Smartphone at TFC na lalakas pa ang kanilang partnership. Given the current situation of Hong Kong at the moment, I think the turnout for this year's Smartphone Miss Barkadahan 2019 was amazing. I think, you know, our relationship with Smartphone has started last year, and this is our second year of partnership, and we are growing bigger and bigger. And next year, we are going to explore more. TFC is like excellent channel for reaching out for all the Filipinos in the whole world. And if we can have the opportunity to promote this event as a global event to reach out to all the Filipino helpers in the world, in different countries, that would be wonderful. Para naman sa mga hindi nakapanood ng Miss Barkadahan 2019, maaari ninyong balikan ang buong pangyayari sa pamamagitan ng TFC.tv. Natapos man makoronahan ang mga nagwagi sa pageant na ito, tiyak na walang tatalo pa sa sakripisyo at paglalakbay ng ating mga bagong bayani na proud irampa ang mga pangarap ng kani-kanilang mga mahal sa buhay at sa magandang kinabukasan na naghihintay. Nagulat mula rito sa Hong Kong, Jan Yumul, TFC News.